Yan oh. Kitang-kita na nagmamantika na ang sarsa. At ang pagkakaluto ng karne nito, nako talaga naman hindi na kailangan pakanguyain. Dahil talaga namang makatas at napakalambot. Unang gagawin dito, timplahan muna ang karne ng baka. Gagamit ako dito ng beef brisket. Ito nga yung pinakamasarap na parte ng baka pang mechado. Yung may mga nakapalamang taba sa laman. Dahil nga sa mga nakapalamang taba nito, kaya naman pagkaluto, talagang tender and juicy. Timplahan na natin to. Isang kutsarita ng paminta. Tatlong kutsara ng toyo. Tatlong kutsara ng calamansi juice. Saka na ito halu-haluin at imasamasahe. Hayaan maibabad sa mga rekado ng at least 2 oras sa room temperature. Kung may oras din lang, pinakamainam talaga, maibabad ito overnight. Pero siguraduhin lang na ilagay ito sa ref. Matapos nga ang pagbababad, pwede nang magpirito. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Maglagay na ng mantika. 1/4 cup lahat to. Pagkabahagya ng mainit ang mantika, ipirito na ang mga bell peppers. Halu-haluin lang ng 1 minuto. O kaya naman ay hanggang sa maami na ang bango nito. At pagka mabango na, hanguin saka na itabi. Agad nang isunod dito mga patatas. 2 tasa lahat to. Isisir lang ito hanggang sa ganyan na yung itsura ng pagkakapirito nito. Sa pagsisir nga pala, kailangan malakas na apoy talaga ang gamit. Para kahit ganyan na ang pagkakapirito sa labas, pero hindi pa talaga ito luto sa loob. Ilagay na ang karos. 1 tasa to. Haluhaluin lang at lutuin ito ng 1 minuto. Pagkaluto, hanguin saka na itabi. Ito na yung beef brisket na ibabad na ng 2 oras. Pero sa loob ng 2 oras na yon, balik-balikan lang itong ihalo every 30 minutes para naman makasipsip ng rekado lahat ng panig nito. Paalala nga pala na pagkaluto talagang liliit ang karne. Kaya huwag masyadong liitan ang pagkakahiwa nito. Bago nga pala ipirito, haluin itong mabuti. Saka pigayin mabuti yung karne para humiwalay yung katas nito. Bahagya lang ipipirito yung lahat ng panig nito. Yun bang klase ng pagkakapirito na medyo kulay brown na sa labas. Pero hindi pa ito talaga luto sa loob. Patuloy lang itong pirituhin. Balibalik ka rin hanggang sa ganyan ang itsura ng pagkakaluto nito. Ngayon, pwede nang ahunin. Dahil nga sa lulutuin ko pa ito sa pressure cooker, kaya diretso ko na itong ilalagay dito. Para naman tipid sa hugasin. Patuloy lang ang pagpipirito hanggang sa maipirito na lahat itong beef brisket. At ito namang katas na pinagbabaran, gagamitin ko ito mamaya. Kaya itabi lang. Yan eh, ang sarap na ng amoy. Lalo na yung amoy ng kalamansi habang pinipirito ito. Naku, talaga naman nakakagana. Matapos ngang maipirito lahat itong beef brisket, pwede nang umpisahan ang pagigisa. Isang buong ulo ng bawang lahat to. Gisa-gisahin lang hanggang sa maamoy na yung bango nito. Ilagay ng 1 tasa ng maliliit na sibuyas. Yan, mabango na rin ang sibuyas. Ilagay na ang kamati. 1 tasa lahat to. Ginisa-gisa ko lang ito ng 1 minuto para medyo magkatas yung kamatis. Ngayon, ilagay na ang tomato paste. Nasa 100 grams lahat to. Haluhaluin lang ito ng 1 minuto. Ilagay na yung katas na pinagbabara ng karne kanina. Dito ko na rin igigisa yung tomato paste. Mga nasa 3 minutong paggigisa. Lagyan na ng tubig. 3 tasa lahat to. Matapos haluin at nasusod mabuti yung mga nakadikit sa ilalim, yan, ibuhos na sa pressure cooker. Sa pagpapalambot nga pala sa pressure cooker, talaga namang mas nakakatipid sa oras at sa gas. Paalala lang pala na huwag masyadong madami yung tubig. Dapat ganyan lang kadami. Maglagay na ng dahon ng laurel. 3 maliliit na piraso lahat to. Matapos haluin mabuti, pwede nang ilock ang pressure cooker. At patuloy na itong lutuin hanggang sa marinig ng pumipitong regulator nito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yan, pumipito na. Lutuin pa ito sa malakas na apoy ng 3 minuto. At matapos nga ang 3 minuto, hinaan na ang apoy. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 20 minutos. Siguraduhin lang na kahit mahina ang apoy, dapat sapat ang lakas nito para pumito ang regulator. Matapos nga ang 20 minutos, isara na ang apoy. At hayaan lang ito nakatakip ng 20 minutos pa ulit. Yung nakulog na init dyan sa lutuan, ito yung patuloy na magpapalambot pa dito ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan, mas masarap talaga ang pagkakapalambot at tipid pa sa gas. Pagkatapos nga ng 20 minutos, iangat ng regulator para pasingawin kung meron pang natitirang pressure sa loob. At pag nakita na wala nang natitirang pressure sa loob, pwede nang buksan ang takip nito. Mahalagang paalala na huwag bubuksan ang takip nito hanggat hindi sigurado na wala na itong natitirang pressure sa loob. Delikado kasi pag nagkaganon dahil pwede ito sumama.
Sa tagal naman ng pagpapalambot ng karne, lagi talagang nakadepende yan sa kalidad ng karne. Kaya mag-adjust na lang kung magdadagdag pa ng oras. Yan no, malambot na ang karne. Sarap ng pagkakapalambot. Makikita rin na medyo malapot na itong sauce. Gumamit na dito ng medium setting ng apoy para maiwasan itong masunog. Ilagay na mga panghuling sangkap. Isang piraso ng beef cube ito. Isang kutsarita ng paminta. Dalawang kutsara ng siling labuyo. Dalawang kutsara ng asukal at dalawang kutsara ng patis. Ayaya, hindi pala ito nakuha na ng camera. Ngayon, pwede nang tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Ilagay ng green peas. Ilagay na rin itong mga napiritong patatas at carrots kanina. Haluing mabuti, saka pa itulutuin na mga nasa 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa malambot na ang mga patatas. Huwag na rin itong takpan. Ngayon na malambot na mga patatas at malapot na rin ang pagkakaluto nito, at yan no, makikita na humihiwalay na yung mantika sa sarsa. Ilagay na yung mga napiritong bell peppers kanina. Haluin lang saglit. At pinakapanghuli, maglalagay ako dito ng 1 kutsara ng calamansi juice. O yan na oh, may kaluto na. O ready to serve na to. Alam nyo ba na kung may matitira dito ngayon, bukas mas masarap pa to.